Alright, magandang gabi. So ito, Nikki Cositeng nagsalita laban sa kadalos-dalos na pagkilos o galawan ng ating presidenteng Bongbong Marcos. Yan po, anong namang mangyayari sa bansa natin kung sakaling magkaroon ng digmaan, magkaroon ng gera? Hindi naman ang tayo makakatakas dito. Silang mayayaman, siyempre makakalipat sa kung saan bansa. Pero tayo, may stuck tayo dito. Remember that not all of us have an escape hatch like you do. We do not have billions of dollars stashed away somewhere. Pakinggan niyo po ito. We do not have houses in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. So please read, learn, go back and find out what happened in history, because if you don't know it, or you don't want to know about it, then you're just bound to make the same mistakes or commit the same mistakes. So remember, we 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all the houses, the palaces, the mansions that you want. And all the spending money that you could not even finish in how many hundred lifetimes. Please, don't make us look like fools. And maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo, walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayo lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, di ba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class na paunti-unti nawawala. Yung kanilang pinag-ipunan dahil lang naniniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, sa mga TikTok, sa mga... Hindi po yan ang kailangan namin eh. Kasi binabaliwala ninyo yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin yung may reklamo. Wala lang, baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang. Sige, biyahe lang tayo, okay. Okay lang sana kung maulad yung bansa natin. Ngayon, meron pang Maharlika Fund. Diba? Nakita natin sa Sweden, sa ibang bansa, na lusaw lahat yung pondo. Ang daming mga pera ng GSIS, SSS, o kung ano pa mang government institutions na ilalagay nyo dyan. hindi yan sarili nyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil, hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan. Naghihintay lang ng oras yan. At kung hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, mabuti ngayon pa lang, magkaalaman na. Thank you. We have time for closing statement. Thank you very much, Senator Cositeng. Short closing statement to summarize your views about the appeal to end war, EDCA, and to prevent the Ukraine situation in the Philippines. Short closing statement. We start with Senator and with Mr. Herman Laurel. Senator, short closing statement to summarize all your views. Ako po'y nagpapasalamat na merong ganitong Kamuning Bakery Cafe forum. Dahil dito po, liliwanagan ang ibang mga issue at magsasalita rito po ay sa katotohanan lang at doon sa talagang sinasaloob at sinasapuso yung mga binabanggit na mga opinion. Huwag nyo pong mamasamain sinasabi namin ang aming sinasabi. Dahil lahat ng gusto magsalita, wala pong ganitong klaseng oportunidad, wala pong ganitong klaseng forum. Sana po, ang kapayapaan ay mangibabaw dito sa ating bansa. Dahil wala na po tayong hinahawakan eh. Wala na tayong pinahahawakan kung hindi lamang na yung bansa natin na maging maunlad at maging makatarungan, at tigilan na po natin yung pagkikiling dun sa mga gumagawa ng gulo at dun sa magdadala sa atin sa gulo. No? Let's stop it. Stop these games. Wala tayong kikitain dyan. Kung may kumita man, baka ibang kontratista, kikita. O, di ba? O, yung mga ibang stockholder, bibili ng stocks dun sa mga kumpanya na gumagawa ng mga tangke at gumagawa ng mga fighters, fighter jets, mga barko. Sila lang ang kikita dyan. Lahat tayo talo pagka nagkagulo dito. No? Kaya mahal natin yung ating bansa, pero hindi natin masasabi na yung mga desisyon ng liderato ay dahil mahal nila yung ating bansa. Yun po ang ating malaking problema. Kaya pasalamat po ako sa lahat sa inyo sa media, dahil sa pamamagitan ninyo, dun aabot yung mga ganitong pananaw sa taong bayan. Maraming salamat po.